mga lalang ketchup ni Labi. What? Bulbul. Hi mga be, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. And mga be, another day. Umulan ngayon, ang pangit ng weather, pero okay lang kahit medyo makulimlim. Ang tapang ko be, wala akong sinuot na warmer. T-shirt lang at saka scarf. So subukan kong ilaban to kung kakayanin. Sino kaya pwede kong paglaruan ngayong araw? Sige be, for now mag-breakfast muna ako dito sa aming kitchen, sa aming restaurant keme. Walang kamatayang hot dog ni Aldor. Charot. Fries, cake, kape, at ang aking kapiling. Ay, nabok pa lang kami ng kulay ng damit, no? Ang galing, machi-machi. Naiinitan ako dito ngayon, in fairness. Meron kasi ditong warmer sa loob. Yung mga ganyan, na nagpapainit ng aming kwarto. What is that? What is this? It's also cheese. What? This cheese is also? Yeah. Okay. Mm-hmm. Do they taste different? But oh, they just look different. It's different for your butts. Taste similar. Okay. Yeah. Sa araw-araw kinakain ko dito, Bea. Hotdog yung almusal ko. Tapos yung french fries yung nagiging kanin ko araw-araw. Buti na lang dito, Bea. Pwede ako mag-request ng omelette, ganyan, ng itlog, anong sokong luto, itlog. Minsan nag-take out pa ako dito ng ano eh. Nang mga pagkain nila. Sayang, babe. Mayroon tayong pera, ano ka ba? Babe, nagulat ako, babe. Ang pangalan ng ketchup nila, babe. What? Bulbul. You know what's bulbul in Tagalog? Pubic hair. Tumain na ako. Hindi ka rin mas masayang. Sarap ng bulbul dito, ah. Kasi ang hirap kumain ng hotdog nang walang ganyan. Mas lalo nag-iba yung meaning, kakain ka ng hotdog with bulbul. This is hotdog with bulbul. Tastes good. Sarap pala ng bulbul nila dito, babe. Masa tumira tayong omelette. Thank you so much, Sasa. Itlog na. May itlog pa. So this is the perfect. The bulbul, the hotdog, the egg, and me. Sabi nila yung meaning doon ng bulbul dito, meaning too much. Too much? Tamam. Tamam. So ngayon, be, wala na naman tayong makikitang hot air balloon dahil maulan nga. Kahapon, maganda yung panahon. Pero ang lakas naman ng hangin. So hindi rin pwede. Kasi huli silang nagpalipad ng ganyang maganda yung panahon. Pero malakas yung hangin. Merong namatay. So that happened in 2013. Pero mula nung ginawa nilang rule dito na parang bawal nang magpalipad pag malakas yung hangin. Kailangan hindi lalampas ng 10 kilometers per hour or 11 kilometers per hour. Pag lumampas doon, ay wala na. Hindi na pwede. Canceled lahat. Ang swerte ko pala, hindi ko na-realize kasi sayang talaga pala. Kasi sa panahon ngayon, ang presyo ng pagpapalipad ay parang 150 to 180 euros ata ngayon. Pero yun yung pinakamura ha. Kasi bawat hot air balloon may kanya-kanyang presyo. So yung Tartoise. Hindi ko na maalala ng pangalan ng sasakyan ko dapat. Nasa ganun siya. So kahit paano mahal pa rin yun, B. Siguro nasa 7 or 8,000. Pero mura pa rin yun. Siya pa rin yung pinakamura. Kasi pag regular season dito, B, pagdating ng summer nila dito, mga May or June to September, ganyan. May to September, mga ganyan. Doon yung mahal, as in 400 euros. 20,000. Sabi ko, oh my god, sayang, ang mura na pala noon, ba't hindi ko pa tinanggap? So yung weather ngayon, be, ang lamig ay nasa 8 or 9, ganyan. Tapos, may tendency daw, bukas, na baka umulan ng snow. May tendency lang, maliit lang. Tingnan niyo yung ginawa na kasama namin, Amerikaro Makara, ano, pinaglaruan yung spray paint? Oy, si Francis, matapang, laban.
Oy, ang labat pala pa lang talaga, be. I-push natin tong pag-ano natin. T-shirt, t-shirt lang. Kala mo kapal ng balat eh. Kapal lang na mukha, be. Pero yung balat, hindi pa naman ganun. Pero sige, ilaban natin yan. Subukan natin hanggang saan ang kakayanin ko. May bako naman akong jacket, okay, mag-alala. So pag hindi ko na kaya, mag-suot na ako ng jacket. Yung mga daanan dito, parang kala mo nakarating na ako ng Italy eh, no? Pero feeling ko parang gets sa Italy. Pag nakikita ko yung mga picture ng mga kakilala ko nasa Italy, bricks din. Comment down nga kayo kung nasa Italy kayo. Alam mo, ayun be, matapang ako dito mag-ganito-ganito. Ganitong sleeveless, ay t-shirt lang. Tapos, ano na lang, tawag dito, scarf na lang. Kasi alam mo yun, sa labas malamig. Pero pagdating sa mga loob ng mga tindahan, mga stores, mainit be, kasi meron silang warmer. Ay yung hindi ko naiintindihan before, na kinukwento sa akin ng mga katrabaho ko, na sabi nila, okay lang yan, kahit yung jacket mo, isa, dalawa lang. Kasi susutin mo lang naman yun sa labas. Pagdating mo sa mga loob ng mga pupuntahan mo, maiinit, huwag kang mag-alala. TL. Ang mahal pala ng chichirya nila dito, no? So dito ako ba mag-withdraw sa ATM ng Ziraat. Mas maganda daw dyan mag-withdraw dahil mas mura daw yung kukunin sa yung something. Ito talaga yung sasabi nila na, ano bang ginagawa nyo dyan? Ang tagal nyo ah. Parang, nag-Facebook pa kayo dyan? Kain na pa po yan, dalawang yan. Ano ba yan? Kausap nyo ba yung nanay nyo? Hindi ko naiintindihan sila, baya kaya inap ko sila dyan. Siguro mga 15 minutos na ako nandito. At sila, nakipag-usap sila, ano ba yan? Mano-mano ba yan? Ano ATM? May taga-abot talaga. Finally, natapos din sila. So, ayan be, bago ako bumalik na Istanbul, ang ganda ng mga dahon naman dito. Magpapagupit muna ako sa kanilang barbershop. Ayan. Taray, gusto nyo ba yan? Salon. Oh. Ayun. Hair. Salon. Akala ko anong sexy. Yan yung sexy mga pala. Okay. Tingnan nyo ba yung mga dahon-dahon nila, oh. So, be, andito ako kasama pa rin si Yuso. Hi. Hi ka na lang. Huh? Ayaw nga niya magpakita actually sa camera eh. Kaya nga hindi ako nagwa-vlog kasama siya eh. Pero ito, magpapagupit ako. Siya yung ginagawa kong translator dito. Kasi, oh, it's not open. Maybe what time? Ay, ano oras na ba? Alas 12 na, sarado pa din kayo ha. Ang restaurant ni Mama. My mother's cafe in the rest. What is this? Is this edible? No. Can be eaten? No, not. No. For birds only? Yeah. Okay. Comment down below, what is that? Blueberry? Mulberry? Blueberry? This is blueberry? Yeah, I think so. Wow! Ang galing naman. Sana meron din kami ganyang mga tanim sa bahay namin, no? Pag meron ganyan sa amin, ang saya. Kaso wala eh. Bere-bere lang natin tutubo sa amin eh, mama. Kakakain namin ng munggo. Hi! Gunaydin, Hasan, Merhaba, brother. So hi, thank you so much last night. Ang cute ni Hasan, no? Ang ganda ng ano niya, smile niya. Ang charming, ganun. Ito. Sabi ko na nga ba, kabisado ko na itong lugar nila. Maliit lang itong lugar nila. Ang liit lang, promise. Kumbaga parang Green Hills lang. Ganoon ang kaliit. Ayun, bukas. Pwede tayo magpagupit. Ayun, pachupit po tayo, pachupit. So, hindi tayo papagupit. Ayun, tawag natin kung... How about you? Do you want to shave? Yours. Shave yours. I don't know.
maganda rito ipasig kasi ang ganda ng balas ni. Dito sa kanila kasi, actually karamihan sa mga bansa sa kapitbahay nila ng mga kapal ng balbas, mas care nila yung balbas kaysa sa buhok. So, ito na po yung ginawa kong peg na lang. Pero, in their style. At least, diba? Palakas mo ng buhok ko. Actually, gusto ko lang bumalik yung dating style ng buhok ko. Pinapakapal ko nga talaga siya eh. So, tignan natin ano magiging ganun. Kaya ako nagpagapit kila Papa Jackson. So, tignan natin ano yung magiging kalalabasan dito. Chesia, parang sisiyo. Tama mo. Ba't siya? Check yun. Mukha na akong sisiyo. Very good. So, wala nang kakaintindihan ba kung ano yun. Basta ang sinabi ko, huwag nilang gagawin yung iba ko dahil nagkakaubusan na siya dyan. Konti na lang dyan. Manipis niya. Konti na lang pa siya naman sila sila ng shawl. Konti na lang, pareho na lang kami ng hairstyle. Kaya kailangan. Yung gilid-gilid lang yung ating babawasan. Be, pati yung ating mukap na ubos, be. Nawala yung ating punda, be. Tapos na natin yung ating pagkupit. Ang gagawin na lang ay mag sa shampoo kami, babanlawan lang namin. Tapos ibablower na nila ako. Ayan na ba, tapos na tayo sa ating kupit. So comment down below kung nagustuhan nyo yung ating kupit. Yeah!
Yeah, I like it. Yeah. Tasha Kalar. Arkadashi. Magbabayad tayo, be. Ito, 50 lang siya, pero magdagdag na content kasi binunggan niya. So, doon nagtatapos ba yung ating pagupit video ngayong umaga? Umaga? Yes, it's here. Okay. So, diyan nagtatapos itong ating video. Kung nagustuhan nyo, don't forget to like, share, and syempre mag-subscribe sa aking channel dahil nag-upload ako ng video almost every day. Thank you sa Barbers Club. Ang ganda ng gupit nila sa akin. Nag-enjoy ako. I like it. Gusto ko yung style. Gusto ko yung comfort. At saka, in fairness, I just enjoyed it. Parang, alam mo yung sa isip ko, babe. Sa lahat ng bansa pupunta ako, magpapagupit na ako from now on. That's my promise. So, this is Mika. They saying, when you smile, don't say cheese. Say big cheese. See you tomorrow. Big cheese. Bye-bye.